Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat dumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong paglingap ay di nagkukulang sa iyong pagsubaybay sa tanan. Iniluluhog naming iyong pawiin ang tanang makapipinsala at iyonawang panatilihin ang pakikinabang naming walang maliw. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Tobit. Noong mga araw na iyon, si Ana ay nag-aabang sa lansangang pagdaraanan ni Tobias. Nang makita niyang ito'y dumarating, pasigaw niyang tinawag si Tobit. Narito na si Tobias, wika ni Ana, kasama ang lalaking pinasama mo. Bago dumating ng bahay, sinabi ni Rafael kay Tobias, natitiyak kong mananauli ang paningin ng iyong ama. Pagdating mo'y ipahid mo agad sa kanyang mga mata ang apdo ng isda. Aalisin nito ang kulaba sa mata ng iyong ama at muli siyang makakakita. Tumatakbong sinalubong ni Ana ang kanyang anak at niyakap ito ng mahigpit. Sinabi niya kay Tobias, maaari na akong mamatay, anak. Ngayong muli kitang nakita. At naiyak siya sa laki ng tuwa. Sa pananabik ni Tobit sa kanyang anak, nagmamadali itong lumabas, ngunit nadapa siya sa may tarangkahan. Nilapitan niya si Tobias ang kanyang ama. Hawak ang apdo ng isda. Ibinangon niya ito at hinipan ang mga mata. Lakasan ninyo ang inyong loob, itay, wika niya. Agad niyang ipinahid sa mga mata nito ang hawak na apdo. Pagkatapos, inalis niya ang kulaba at nanauli ang paningin ng kanyang ama. Niyakap ni Tobit ang anak at umiiyak na nagsabi, maliwanag na ang aking paningin. Nakikita na kita, anak. Pagkatapos ay sinabi, purihin ang Diyos, purihin ang dakila niyang ngalan. Pagpalain ang lahat niyang mga anghel sa lahat ng panahon. Naway, purihin ang banal niyang ngalan, sapagkat siya ang nagparusa sa akin at siya rin ang nahabag. Narito, nakikita ko na ang aking anak. Nakikita ko na si Tobias. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. O kaluluwa ko ang Diyos papurihan. Pupurihin siya't aking aawitan.
aking aawitan habang ako'y buhay. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Ang maaasahang lagi Panginoon, panig sa naaapi ang Diyos na hukom, may pagkaing handa sa nangagugutom. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Isinasanggalang ang mga dayuhang, sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila. Masamang balangkas pinipikil niya. Walang hanggang hari ang Diyos na puon. Nabubuhay lagi ang Diyos mo, Siyon. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagtuturo si Jesus sa templo, sinabi niya, paanong masasabi ng mga eskriba na ang Mesiyas ay anak ni David? Si David na rin, ng kasihan ng Espiritu Santo, ang nagpahayag ng ganito. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Si David na rin, ang tumawag sa kanya ng Panginoon, paanong magiging anak ni David ang Mesiyas? At nakinig na mabuti sa kanya ang maraming tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Mapagpalang araw ng Poong Jesus Nazareno sa inyong lahat. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Senyor. May mga pagkakataon na ang isang bagay o isang pangyayari o kahit na anong salita ay nagiging tatak ng isang tao. Ang isang bagay, pangyayari, ay nagiging tatak ng isang tao. Kaya nga, kapag nababanggit natin ang mga ito, meron tayong taong naaalala. Meron tayong taong nakikilala. Halimbawa, kapag narinig ninyo ang salitang nunal,
sino po ang inyong naaalala? Nunal. Sino? Tama, sabi niya, si Nora Honor. Diba? Ganon? Meron tayo alam. Eh, syempre, magpapatalo ba to? Eh, sino yung panyo? Diba? Syempre, hindi magpapatalo ang mga Bilmanians. Diba? Lagi daw may hawak kasing panyo. Si Ate V. No? Eh, paano kung itong pangyayaring ito, ano o sino ang maaalala ninyo? EDSA Revolution. O depende yan kung sino ang titignan ninyo. Depende yan kung paano nyo tignan ang EDSA Revolution. Yung iba, maaalala si Cory Aquino. O kaya yung mga Aquino. Sabihin ng iba, Dilawan. O, diba? O. Pero yung iba ang pwedeng maalala, yung mga Marcoses. Diba? Depende kung saan mo at paano mo titignan. Ito, pag sinabing traslasyon, sinong maaalala ninyo? O, siyempre. Ha? Hindi nyo pwedeng makalimutan yun. Ha? Ang Poong Jesus Nazareno. O pag sinabing lugar na Quiapo, anong maaalala ninyo? Eh, siyempre. Diba? Yung Tiangge. Hindi, yung ano? Siyempre, dapat simbahan ang maaalala mo. Kung deboto ka, simbahan ng Quiapo. Pag sinabing Quiapo, yun, may mga ganito tayong mga bagay. No? Mayroong tumatatak sa ating isip. Kapag nababanggit ang isang bagay, isang pangyayari, o kahit na anong salita. Mga kapatid, parang ganito po ang pinaniniwalaan ng mga eskriba at mga Hudyo. Kaya nga, nagtanong si Jesus habang siya ay nagtuturo sa templo. Ang kanyang tanong, paano masasabi ng mga eskriba na ang Mesiyas ay anak ni David? Para po kasi sa mga eskriba, kapag sinabing Mesiyas, ang naaalala nila ay si Haring David. Kaya hindi nila may alis sa kanilang isip na ang Mesiyas ay pwedeng anak ni Haring David. Dahil si Haring David para sa kanila ay isang magaling na pinuno o magaling na leader. E ganito din ang Mesiyas. Magaling na pinuno. Si Haring David, para sa kanila, na ipagtanggol niya ang kaniyang kaharian laban sa lahat ng kaaway. O, ganito rin ang isang Mesiyas. Isang tagapagligtas. Si Haring David, sa mata ng mga Hudyo at mga eskriba, makadiyos. Ang isang Mesiyas ay mula sa Diyos. Ganito tingnan ng mga eskriba ang isang Mesiyas katulad ni Haring David. Pero ang hindi nila alam, lahat ng katangian ng isang Mesiyas na binanggit nila ay na kay Jesus. Isang magaling na pinuno, tagapagligtas, hindi lang makadiyos, kundi mula sa Diyos. Pero ang problema, hindi nila mapaniwalaan si Jesus na siya ang Mesiyas dahil iba ang tingin nila kay Jesus. Iba kung paano nila tignan si Jesus. Mga kapatid, ito po ang hamon sa atin ng ating Ebanghelyo. Ang makita sa atin ang ating pagkatao. Ang makita sa atin ang ating pagkatao. Halimbawa, kung ikaw ay isang guro o teacher,
hindi lang basta nagtuturo, kundi dapat nagbibigay ng leksyon. Kung ikaw naman ay isang doktor, hindi ka lang basta naggagamot, kundi ikaw dapat ay sumasagip ng buhay. Hindi mo pababayaang mamatay ang iyong pasyente. Hindi mo lang gagamutin, sasagipin ang kanyang buhay. Kung sinasabi mong ikaw ay taong simbahan, hindi lang sa loob ng simbahan tayo nagpapakatao. Dahil sa labas, nandoon ang mas malaking simbahan, ang grupo ng mananampalataya. Sa labas, dapat doon lalo nakikita ang pagiging tao at maka-Diyos natin. Kung ikaw naman ay isang nanay, hindi ka lang ilaw ng tahanan. Dapat ikaw ay mapagkalinga. Kung ikaw ay isang tatay, hindi ka lang haligi ng tahanan, kundi ikaw ay nagtataguyod ng pamilya. Nagtataguyod, ha? Hindi sumisira ng pamilya. Ganyan ang isang tatay. At kung ikaw naman ay isang deboto, hindi lang ibig sabihin sa pasanan ka dumadalo. Hindi lang ibig sabihin pumupunta ka sa Quiapo pag Biyernes. Hindi lang po. Ang pagiging deboto ng Poong Jesus Nazareno, higit sa lahat, nagsisimba at nagsasabuhay ng aral ni Jesus. Ganito, kapag nabanggit ang mga salitang iyon, dapat ipinapakita natin ang tunay nating pagkatao. Pero mag-ingat. Hindi sinasabi na kailangan natin itong ipakita sa tao. Hindi ibig sabihin kailangan makita ng tao. Ay, kailangan makita ng tao na ako'y deboto. Kailangan nasa Quiapo ako. Kailangan magpasan ako. Hindi lang po ganun. Hindi dapat ipinapakita lang sa tao. Dahil hindi ibig sabihin nakikita ng tao, totoo. Dahil baka yung iba, pakitang tao. Hindi natin gagawin ang mga ito para lang makita ng mga tao, kundi higit sa lahat, para makita ito ng Diyos. Hindi mahalaga kung hindi nakikita ng tao ang pagiging nanay mo. Ang mahalaga, nakikita ito ng Diyos. Si Jesus, hindi naman siya tiningnan ng mga tao bilang Mesiyas. Hindi siya pinaniwalaan na siya ang Mesiyas. Pero hindi mahalaga iyon. Hindi mahalaga kung ano ang nakikita ng tao. Dahil sa huli, ang Diyos ang makakapagsabi kung sino ang peke at sino ang totoo. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ang ating pananampalataya kay Jesus bilang Kristo ng Diyos, ang siyang nagtitipon sa atin bilang miyembro ng komunidad na ito. Sa kanyang pangalan, dalhin natin sa Ama ang ating mga kahilingan at ating sambitin. Ama ng aming Panginoong Jesus, pakinggan mo kami. Ama ng aming Panginoong Jesus, pakinggan mo kami. Ang simbahan naway maging maalab sa pagpapahayag ng katotohanan at pagkadiyos ni Kristo, manalangin tayo. Ama ng aming Panginoong Jesus, pakinggan mo kami. Ang pagkakaisa, kapayapaan at pagkakasunduan naway maging isang katotohanan, lalo na sa mga bansang ang mga tao'y nagdurusa sa diskriminasyon dahil sa lahi, kasarian, uri at relihiyon, manalangin tayo. Ama ng aming Panginoong Jesus, pakinggan mo kami. Ang mga kabataan naway maging tinig ni Kristo na tumatawag sa kanila sa buhay paglilingkod,
Manalangin tayo. Ama ng aming Panginoong Hesus, pakinggan mo kami. Para sa ating umaharap sa pagsubok na dulot ng COVID-19, upang mapuno ang ating mga puso ng pag-asa sa gitna ng dilim na dulot ng salot na ito, manalangin tayo. Ama ng aming Panginoong Hesus, pakinggan mo kami. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama ng aming Panginoong Hesus, pakinggan mo kami. Ama ni Hesukristo, kinikilala namin na Ikaw lang ang aming Panginoon. Lagi mo kaming bantayan at ipagkaloob mo ang aming ipinapanalangin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alagad hinapay, alay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas at putil ng trigo upang maging lugod katawan mo. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay amin inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyong katapatan kami nagtitiwala. Ngayong ang mga alay ay aming inihahanda at iniyahain dito sa banal mong dambana. Sa hagandahang loob mong sa aming dumadalisay, kami naway makaganap ng may malinis na kalooban. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman, nung matapos ang hapunan, hinawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaloban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, at huwag ang aming pagkakasala." Pagkaloban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa,
ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. My parting breath.
my eyes shall close in death. Then, sweet Jesus, be known dear. Heart of Jesus, ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagharian mo sa iyong Espiritu kaming pinapakinabang mo sa katawan at dugo ni Kristo upang di lamang sa pagsasalita, kundi rin naman sa pagsasagawa, ikaw ay aming maipagdangal at maging marapat kaming makapasok sa kaharian mo sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque, ating ipagdasal ang lahat ng mga may sakit at nahihirapan ngayong pandemic. Pagdasal din po natin ang buong mundo, ang ating bansa at higit sa lahat, ang ating pamahalaan. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan. Nanong ikay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ikay niluluwalhati na dyan sa langit, nananali kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Iyalay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Magbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman at nahihirapan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na pong ating pagdiriwang humayaging taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Aral mo ang amin.
Magsiupo muna po ang lahat at makinig.